Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2031. Hindi man lang niya ito mahanap, kaya walang tigil siyang sumugod sa Flying Eagles Academy. Sa sandaling ito, ang gobernador ng tribo ng demonyong iyon, ang isang matandang demonyong leopard na kilala bilang Isap, ay sa wakas ay lumipat pagkatapos na sakupin ang Flying Eagles Academy sa loob ng isang buwan. Ang wasteland ay nagkaroon ng kaluwalhatian noong sinaunang panahon. Maaaring may ilang natitirang kayamanan ng mga tao na ginamit ng mga sinaunang Supremo sa nakaraan dito. Maging ang mga kataas-taasang demonyo ay narito rin noon. Kamakailan lamang, nakatanggap ako ng balita na ang isang sinaunang demonyong hari ng ating tribo ng demonyo ay nakipag-away sa isang kataas-taasang tao. Lumaban sila hanggang sa wasteland, ngunit pareho silang nawala sa huli. Ang dalawang Supremo na iyon ay malamang na namatay sa wasteland. Matapos sabihin iyon ni Isap, isang malakas na miyembro ng demonyo na may mukha na puno ng mahabang buhok sa tabi niya ay bumulalas, "Gobernador Isap, maaaring ang hari ng demonyo na sinasabi mo ay ang Peacock Heavenly King na namuno sa mundo ng demonyo 5,000 taon na ang nakakaraan." Tumanggaw si Isap, "Oo, ang taong nasa tabi niya ay bumulalas, ang Peacock Heavenly King ay ang pinakamataas na nilalang sa mundo ng demonyo. Ang sabi-sabi ay mayroon siyang pinakamataas na kayamanan ng psychic na maaaring durugan ang banal na kasangkapan ng sangkatauhan, ang Xavian Sword. Noon, siya at si Emperor Xavian ay nag-away mula sa ilang sa hilaga hanggang sa wasteland. Pagkatapos noon, wala nang balita tungkol sa kanila. His, ang mood ng lahat ay hindi pangkaraniwang tumaas. Kung mahahanap nila ang lugar kung saan namatay ang Peacock Heavenly King at mahanap ang mga armas at legacy na naiwan niya, isa lang itong windfall na parang isang natulala na ordinaryong tao matapos makakuha ng trilyon na asset. Pagkatapos, nagpatuloy si Isap, "May bukas na sa sinaunang force field ngayon, para makapasok tayo. Ito ay isang magandang pagkakataon. Dahil sa mga patakaran, ang mga tao dito sa pangkalahatan ay hindi malakas, na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Mayroon akong isang kayamanan mula sa tribo ng demonyo kasama ko dito. Bahagyang nauugnay ito sa Peacock Heavenly King noon, kaya maaari nitong makuha ang ilan sa kanyang pabango. Isang buwan na akong naghahanda. Sa wakas, nakikita ko ang ilang mga palatandaan ng isang positibong kinalabasan. May nagtanong kaagad, anong mga senyales ng isang positibong resulta?" Sinabi ni Isap, "Ayon sa mga pandaman ng aking kayamanan, ang pabango ng Peacock Heavenly King ay nasa kanluran, ngunit ang eksaktong lokasyon ay hindi pa rin nakumpirma. Gobernador, ano pa ang hinihintay natin? Tayo na at hanapin ang kayamanan ngayon. Iyon ang mga bagay ng Peacock Heavenly King. Kung mahahanap natin ang mahalagang katawan ng Peacock Heavenly King, mas mabuti pa." Ang taong nagsalita ay may ulo na parang ibon at matangos ang ilong. Ang taong ito ay ang malaking demonyong rock na maaaring kumalat ng kanyang mga pakpak ng 500 metro ang lapad at kilala bilang Sky Rock. Sinabi ni Isap, "Ito ay isang mahalagang bagay. Mas mabuti kung hindi tayo magsasama ng masyadong maraming tao. So, I think iilan lang tayo dito ay sapat na. Dapat tayong magtulungan at maghanap muna ng kayamanan. Pagkatapos, maaari naming ipamahagi ang pagnakawan. Ano sa inyong palagay?" Nagtinginan ang lahat ng naruroon sa isa't isa na may pagkadismaya at tumango. Gayunpaman, hindi napansin ng mga taong ito na tahimik na nakatayo sa dingding sa sulok kung saan gaganapin ang lihim na pagkukulong ng mga taong ito. Sila Alex at Jade na sumugod mula sa Imperial Capital. Ang orihinal na intensyon ni Alex ay hanapin si Holly. Gayunpaman, nang marating niya ang akademya, napagtanto niya na matagal nang walang mga palatandaan at amoy ng tao at may mga miyembro ng demonyo na naglalakad saanman. Alam na imposibleng narito pa rin si Holly. Ang dalawa ay orihinal na nagplano na mag-scout ng maaga at makakuha ng ilang impormasyon mula sa hukbo ng tribo ng demonyo bago gumawa ng kanilang mga plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig nila ang mga salitang iyon ng nagkataon. Ang demonyong hari, Peacock Heavenly King. Guro, narinig mo na ba ang tungkol sa taong ito dati? Gumamit si Alex ng mental voice transmission para makausap si Jade. Nabanggit na niya na lumitaw ang tao 5,000 taon na ang nakalilipas. Paano ko malalaman?
Umiling si Jade. Gayunpaman, ang tribo ng demonyo ay napakalakas ngayon. Talagang hindi natin hahayaang makuha nila ang kayamanan na anumang iniwan ng hari ng demonyo, kung hindi ay matatapos ang sangkatauhan. Tumanggaw si Alex, pumunta tayo para makita natin ang sarili natin. Kung talagang may kayamanan, aagawin natin. Ang kayamanan ng hari ng demonyo ay dapat na napakahusay. Oh, ang Xavian Sword ni Emperor Xavian ay isang maalamat na divine artifact. Tumingin sa kanya si Jade at ngumiti ng malumanay. Huwag kang masyadong excited ngayon. Hindi madaling pakisamahan ang mga lalaking ito. Ngumiti si Alex at sinabing, hindi ba nandito ka rin, Master? Kahit na mangyari ang isang kakilakilabot na sakuna, sapat ang iyong lakas upang hawakan ito. Ako ay magiging iyong munting disipulo sa kapayapaan. Bakit hindi mo ako hayaan na maging maliit na batang babae sa kapayapaan? Guro, hindi ka maaaring maging tamad. Pif, sa sandaling ito, naamoy niya ang isang pabango na nagmula sa itaas at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bumalik na siya. Kabanata 2032. Hindi lang si Jade kundi si Alex din ang nakakaramdam nito. Ang bango ay talagang malakas at napakalakas. Kasing ganda ng aura ni Jade. Master, sino yung papasok na tao? Ito ay tila isang mahusay na magsasaka na nakarating na sa yugto ng Peak Tribulation Crossing. Gulat na tanong ni Alex. Nakapout si Jade sa labi. Isa siya sa dalawang principal ng Flying Eagles Academy. Ang kanyang apelyido ay Luan, at siya ay tinatawag na Ash Tercity. Napabulala si Alex, asawa ni Master. Malamig na umungol si Jade at sinabing, anong asawa ng amo? Hindi siya asawa ng iyong Panginoon, ngunit higit sa lahat ay dating asawa ng iyong Panginoon. Wala siyang kinalaman sa iyo ngayon, kaya mas mabuting huwag mo na lang siyang lapitan, intindihin mo. Napatingin si Alex sa kanya. Sige, sige, makikinig ako kay Master. Masasabi niyang may matinding sama ng loob si Jade kay Principal Luan. Malinaw, ang diborsyo ay napaka sa oras na iyon, kung hindi, si Jade, na kasingkol ng isang Pipino sa isang krisis, ay hindi magiging labis na bigla. Samantala, ang pagdating ni Charles ay agad na nagpa-alerto sa tribo ng demonyo. Maging sina Aesop, Skyro at ang iba pang miyembro ng demonyong tribo sa silid ay nararamdaman ang aura ng dalubhasa ng tao na kanyang pinakawalan. Sino ta? How dare you come looking for trouble sa teritoryo ng Demon Tribe? Isang dagandong na parang leon ang nagmula sa labas dahil ito ay isang demonyong leon na umuungal sa mga salitang iyon. Teritoryo ng tribo ng demonyo. Ngumisi si Charles. Ang lugar na ito ay tinatawag na Flying Eagles Academy, isang bahagi ng teritoryo ng Amerika. Kailan pa naging teritoryo ang mga vast asterisk herds na tulad mo? Let me ask you, nakakita ka na ba ng babaeng nagngangalang Jade Benmore na papunta dito? Ganito siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Isang imahe ang lumitaw sa langit at ang hitsura ni Jade ay nasa ibabaw nito. Tumawa ng histeryoso ang demonyong leon at sinabing, gagaw ka ba? Pumunta ka dito para maghanap ng babae. Patay na ang lahat ng kababaihan sa akademyang ito, kaya hindi mo na siya kailangang hanapin pa. Panipi, naging malamig ang tingin ni Charles. Kagagaling lang niya dito. Ang demonyong leon ay naiinip na nagsabi, patay na siya. Tsaka pupunta ka doon at sasamahan mo siya kaagad. Habang sinasabi niya iyon ay muli niyang tinignan ang imahe sa hangin at bamulong, napakapangit ng babaeng ito. Wala man lang siyang kalamnan. Ano ang silbi ng paghahanap sa kanya? Pagkatapos niyang bamulong, isang pulang ilaw ang kumislap. Nakita ng demonyong leon ang isang pulang ilaw na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata na may hindi kapani-pani walang layuning pumatay sa kanya. Natakot siya ng husto kaya nagkaroon siya ng goosebumps sa buong katawan. Tsaka masyadong mabilis ang pulang ilaw na iyon kaya medyo nahihirapan siyang iwasan ito. Bahagya lamang niyang naiikot ang kanyang ulo sa gitna ng pagdidiin. Gayunpaman, lumabas na ang pulang ilaw ay may kakayahan sa pagsubaybay. Nang itagilid ng demonyong leon ang kanyang ulo sa gilid, ang pulang ilaw ay naging ganoon din ang antas. Pagkatapos noon, walang awa itong dumaan sa kanyang glabela. Ah, may pumatay sa matandang leon. Narito ang tao ng Wasteland. Mga kapatid, patayin ang bastard na iyon para ipaghiganti ang matandang leon. Habang umalangaw-ngaw ang isang matinis na boses sa akademya, sunod-sunod na umungal ang tribo ng demonyo. Pagkatapos,
ang tribo ng demonyo ay naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake kay Charles. Mamatay. Malamig na sigaw ni Charles. Hahanapin sana niya si Jade ngunit hindi niya ito nakita at sinabi ng isang pipang leon na patay na siya. Galit na siya, pero sumisingaw na siya sa killing aura ngayon. Nakaon agad ang kanyang killing mode. Ang dugong pulang ilaw sa kanyang kamay ay talagang isang punyal na tinatawag na God-slaying dagger. Isa itong espiritual na kayamanan na maaaring pumatay ng mga Diyos. Ang pagpatay sa tribo ng demonyo gamit ang punyal ay isang paglalakad sa parke. Poof! 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 Ang God-slaying dagger sa kamay ni Charles ay ginawa lamang para sa pagpatay. Nagdala ito ng kulay dugong ilaw ng pagpatay at isang nakagigimbal na layunin ng pagpatay. Tumagos ito sa sunod-sunod na demonyo nang hindi bumabagal. Ang ganitong proseso ay paulit-ulit na walang katapusan. Sa sandaling lumipad ang lumilipad na punyal, hindi ito babalik hanggang sa mamatay ang lahat ng mga kaaway nito. Sa isang kisap mata, daan-daang miyembro ng tribo ng demonyo ang namatay sa ilalim ng God-slaying dagger. Gayunpaman, mayroong isang malaking bilang ng hukbo ng tribo ng demonyo dito. Ang pagpatay ng ilang daan sa kanila ay walang kabuluhan. Bukod dito, ang mga miyembro ng demonyong tribo ay hindi mga panakot na madaling mapatay. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, hindi mabilang na mga miyembro ng demonyong tribo ang nagalit at inatake si Charles. Iyon ang saklaw ng firepower mula sa libu-libong miyembro ng tribo ng demonyo. Kabanata 2033. Kahit na aminin ni Charles na mayroon siyang walang katulad na martial arts, hindi siya naglakas loob na labanan ang mga ito ng pilit sa sandaling ito. Matapos mabilis na alisin ang kanyang God-slaying dagger, umatras siya sa gilid para iwasan ito. Gayunpaman, siya ay nahuli sa matinding alo ng mga pag-atake, at ang malakas na firepower ay nanag sa kanya. Second brother, nandito ako. Isang figure ang nagmamadaling bumaba mula sa langit. Sa isang kislap ng gintong liwanag na sumisikat, isang malaking kalasag ang hamarang sa kanyang harapan. Kung titingnan mabuti, makikita ang kalasag na may hugis ng isang shell ng pagong, ito ay isang malaking gintong baw ng pagong. Ang papasok na tao ay si Gilbert Henderson. Ang taktika, si Eleanor, ay hindi sumama dahil ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ng dalawang punong guro. Sa pagharap sa makapangyarihang hukbo ng tribo ng demonyo, siya ay magiging kasing pinong ng sariwang bulaklak. Magiging pabigat lang siya sa dalawang principal kahit na siya ay dumating. Pagkatapos nito, itinaas ni Gilbert ang Golden Turtle Shell Shield at hinaranggan ang mga alon ng pag-atake. Samantala, si Charles, na nagtatago sa likod ng kalasag, ay kinokontrol ang God-slaying dagger gamit ang kanyang isip at walang awa na pinatay ang tribo ng demonyo, na kinuha ang buhay ng mga demonyo ng sunod-sunod. Samantala, tahimik na lumabas sina Alex at Jade at nagtago sa bubong ng isang gusali para mas malapitan. Maraming beses nang narinig ni Alex ang tungkol sa alamat ng dalawang punong guro, sina Charles at Gilbert, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Sa sandaling ito, tumingin siya sa kanila mula sa malayo at napagtanto na ang parehong mga punong guro ay mukhang bata pa. Mukha silang 25 o 6 na taong gulang sa karamihan. Guro, alin ang asawa ni Master? Tanong ni Alex. Masungit na sinabi ni Jade, wala ka. Sabi ni Alex, ay, sige. Ngunit, ang ilang mga tao ay lumabas. Sa tingin ko ang dating asawa ni Master ay malalagay sa malaking problema. Habang sinasabi niya iyon, ang ilang mga boss ng demonyo tulad ni Aesop, Skyro at ang iba pa ay nagmadaling lumabas. Nang makita nila si Charles na desperadong kumitil sa buhay ng maraming demonyo, ang iilang amo ay agad na umungol sa galit at nakiisa sa laban. Sa pagkakataong ito, nagsimulang maghirap sina Charles at Gilbert. Kahit na ang gintong kalasag ay hindi na makayanan ang mga pag-atake. Napilitan silang umatras mula sa matinding pag-ulan ng mga pag-atake. Nag-aalalang sinabi ni Gilbert, ikalawang kapatid, nahanap mo na ba si Jade? Napailing si Charles. Hindi. Hindi pa ba siya nakarating dito? Hindi rin ako sigurado. Kumunot ang noo ni Gilbert. Ang enerhiya ng Genbo Shield ay mabilis na nauubos. 2 minuto pa lang ang nakakapitan ko. Dapat tayong umalis sa loob ng 2 minuto. God the asterisk man it. Saan nang galing ang mga demonyong ito? Mas malakas sila kaysa sa mga nakatagpo namin dati. Mabilis na sumigaw ng kanyang pangalan ng 2 beses. Kung wala siya,
Wala na tayong ibang pagpipilian. Sige, di nagtagal, sumigaw si Charles, Jade. Jade Benmore, nandito ka ba ako ito, Charles? Mangyaring sabihin ang isang bagay kung narito ka. Siguradong darating ako at ililigtas ka kahit mamatay ako. Umalangaw-ngaw ang boses niya, ngunit walang sumasagot dito. Si Jade, na nasa mataas na lugar, ay itinago ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahiwagang kayamanan at hindi inihayag ang kanyang kinaroroonan. She pouted at sinabing, "What a dumb asterisk sa. Bakit hindi siya umaalis? Gusto ba niyang manatili dito at mamatay ng husto?" Sinabi ni Alex, "Guro, sa tingin ko ay labis siyang nagmamalasakit sa iyo." Ungol ni Jade, "Hindi ko ito kailangan." Sabi ni Alex, parang hindi maganda ang sitwasyon. Pinalibutan na sila ng iilang boss ng tribo ng demonyo. Imposibleng makatakas sila sa pagkakataong ito. Malamang mamamatay sila sa isang kisap mata. Matapos sabihin iyon ni Alex, napansin niya ang bakas ng takot sa mga mata ni Jade. Ngumiti si Alex at sinabi, "Master, gusto mo pa rin ang iyong dating asawa, tama ba?" "Bullshit. Ayoko na rin siyang makita ulit. I'll beat the hell out of you kung magsisimula ka na naman ng kalokohan." "Sige, dahil galit na galit ka sa kanya, panoorin natin silang pinapatay. Mapapaginhawa ka kung patay na siya." Smack! Malakas na kinatok ni Jade ang kanyang noo. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang lumabas. Tinakpan ni Alex ang noo gamit ang kamay at malamig na ungol. Ang mga babae ay napakadaling halimaw. Kabanata 2034. Patayin. Inilabas ni Jade ang kanyang gintong espada. Tulad ng isang diyos ng digmaan na may puting damit, sumugod siya sa hukbo ng tribo ng demonyo at pinatay ang mga demonyo sa paningin. Ito ay isang eksena ng kakilakilabot na pagpatay sa isang kisap mata. Sina Gilbert at Charles, na nalulula sa mga pag-atake ng tribo ng demonyo, ay agad na nakita si Jade. Tuwang-tuwa, sinabi ni Charles, "Kuya, sisanduan ko siya." Si Jade, na sumugod sa pangkat ng demonyo mula sa likuran, ay ginulo ang kanilang forma sayon. Kaya naman, ang mga pag-atake ng demonyo sa 20 guro ay nabawasan din, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makahinga. Pero, saglit lang, dumating ang demonyong leopardo, si Aesop, at ang iba pang eksperto at pinalibutan silang tatlo. Nakaramdam si Alex ng kawalan ng kakayahan. Sa katunayan, ang pagmamalasakit ay magre-resulta sa isang gulo. Medyo natarante si Jade dahil nasa delikadong sitwasyon si Principal Luan. Hindi iyon ang pinakamagandang oras para magmadaling lumabas ngayon, ngunit walang ibang paraan. Sige, hinawakan ni Alex ang Sword of the Universe sa isang kamay at ang Requiem Clock sa kabilang banda bago nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Jade mula sa mataas na gusali. Bong! Ang Requiem Clock ay gumawa ng malakas, nakakagulat na tunog. Naglalaman ito ng pinakamataas na intensyon na nagsisi sa mga tao at mapawalang sala ang kanilang mga krimen. Halos agad-agad, ang lahat ng mga tao at mga demonyo na nakarinig ng kampana ay nawala ng kakayahang kumilos ng ilang sandali. Gayunpaman, para kay Aesop, na ang antas ng paglilinang ay talagang mataas, ang paghinto ay saglit lamang. Mabilis siyang nakaalis sa pagkataranta. Nang mas malinaw niyang tingnan si Alex, hindi siya nagulat bagkos ay natuwa siya. "Brat, ikaw pala, matagal na kitang hinahanap, isa kang tunay na tao ng maraming kayamanan. Ang banal na orasan ay isa ring pambihirang kayamanan at gusto ko ito." "Hindi pwede." Dahil alam ni Alex kung gaano kalakas ang lalaking ito, agad niyang muling pinindot ang Requiem Clock. Parang kidlat siyang sumugod sa tabi ni Jade. Sa oras na ito, dumating na rin sina Charles at Gilbert. Walang oras si Alex para batiin si Gilbert ngayon, kaya sumigaw siya nang, "Tumakbo ka dali." Swoosh! 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 Ilang malalaking demonyo ang bumalik sa kanilang katinoan. Sinigawan ni Aesop ang isang sexy at mapangakit na babaeng demonyo, "Kantahin mo ang iyong kamanghamanghang kanta." Ang brass bell sa kamay ng brat na ito ay napakahusay at nakakagulat ito sa puso ng mga tao. Sabay-sabay na nagsimulang kumanta ang masunuring sexing babaeng demonyo. God the asterisk man it. Hindi pa nakarinig si Alex ng ganitong hindi kanais-nais na tunog. Parang 2 wire saw na naghahatak sa isa't isa. Nabulabog nito ang mga nakikinig at gusto silang magmura habang pinapadyak ang kanilang mga paa. Hindi lang ang mga tao na tulad ng iilan sa kanila ang naramdaman,
hindi rin nakatiis ang mga demonyong iyon. Ilang malalaking demonyo ang humawak sa kanilang mga ulo. Nakakasakit ng ulo ang pakikinig sa tunog na ito. Ito ay dapat ang pinaka-hindi kasiyahang tunog sa mundo. Spectral Song may asterisk sa. Sinong baliw ang nagbigay ng ganitong pangalan? Papatayin ko ang B-asterisk starred na iyon. Sumigaw si Aesop, anong inirereklamo mo? Kunin mo muna ang orasan. Muling sumalakay ang tribo ng demonyo. Bong! Isa pang malakas na ugong ang umalangaw-ngaw. Ang Requiem Clock ay muling gumawa ng tunog na puno ng pagpilit. Napakaganda ng mahiwagang kayamanan na ito na mapapawi nito ang isipan ni Alex at maalis ang mga negatibong pag-atake sa pag-iisip, ngunit maaari rin itong gamitin laban sa mga kaaway upang magdulot ng psikolohikal na trauma sa kanila. Gayunpaman, ito ay walang silbi sa pagkakataong ito. Ang hindi kasiya siyang pag-awit mula sa seksing babaeng demonyo ay nakasagabal sa kapangyarihan ng Requiem Clock. Well, ito ay hindi dahil ang Requiem Clock ay walang silbi, ngunit ito ay dahil si Alex ay maliit. Sa tuwing pinindot niya ang Requiem Clock, kailangan niyang kumonsumo ng malaking halaga ng Divine Power. 4 o 5 beses na niya itong hinampas. Kahit na ang banal na kapangyarihan ay naging isang gintong and lake ngayon, hindi ito sapat para sa kanya na ubusin ito ng galit na galit. Wala nang silbi ang tunog ng kampana ngayon. Patayin sila pagkatapos. Habang si Jade ay gumawa ng isang sword slash, ang napakalaking gininto ang sword light ay sumasakop sa isang lugar ng 1 kilometro. Gayunpaman, may mga demonyong sandata at mahiwagang kayamanan din sa mga dakilang demonyo. Bong! Hinarang ng bakal na martilyo ang espada sa kalahati. Nagmula ito sa isang Black Bear Demon. Kabanata 2035. Magkatalikod. Gumawa ng daan patungo sa timog. Gayunpaman, dumami ang mga demonyo. Pinalibutan nila ng mahigpit ang iilan sa kanila na parang sardinas. Hindi nila makita ang mga figure sa lahat. Bumigay si Alex. Sinabi niya kay Jade, Master, ayaw ko nang magtrabaho ng husto. Namilog ang mga talukap ni Charles. Anong ibig niyang sabihin? Sinusubukan ba niyang umamin sa aking dating asawa at nagmamakaawa na maging isang maingat na lalaki sa ganitong buhay at kamatayang sitwasyon? Tumanggong si Jade. Mabuti. Sinabi ni Gilbert, Commander Benmore, ano ang kalokohan na sinasabi mo? Susuko ka na lang ng ganyan. Hindi, maaari pa rin tayong makalabas dito kung susubukan pa natin. Bago pa siya makatapos, biglang sumigaw si Alex, Baymax, Whitey, oras na para magtrabaho. Dagandong, Meow. Ang 2 malalaking dagandong ay nagmula sa labas ng Flying Eagles Academy. Nang inag ang lahat ng demonyong naruroon nang marinig nila iyon. Si Aesop, na may pagtataka sa mukha, ay tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking puting unggoy at isang malaking puting pas ang nakasuot ng baluti na lumilipad mula sa labas. Boom! 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 Sinira ng malaking katawan ng Vajra Demonic Ape ang hindi mabilang na mga gusali, na parabang ito ay isang rumaragasang tangke. Sa paghahambing, ang katawan ng puting pusa, si Whitey, ay mas payat. Ang Vajra Demonic Ape na sumugod sa harapan ay tumingin sa pinangyarihan bago ito at umungal. Isang kamangha-manghang eksena ang naganap. Halos lahat ng mga demonyo ay gumapang sa lupa, nanginginig. Ang lalong ikinagulat ni Alex ay, ang demonyong leopard, si Aesop, ay mabilis na tumakbo sa gilid ng Vajra Demonic Ape, niyakap ang maliit na binti nito, at sumigaw, Aking hari! Nasaan ka na ba nitong mga taon? Hinanap kita ng husto. Hibik, agad namang nabigla ang eksena. Hindi alam ni Principal Luan at Principal Henderson ang Vajra Demonic Ape. Nang makakita ng ganoong eksena, naramdaman nilang para silang nataman ng bolt out of the blue. Sa orihinal, ito ay isang napakahirap na labanan at mas malamang na matalo sila kaysa manalo. Ngunit ngayon ay lumitaw ang isang napakalaking tao, kaya paano nila dapat labanan iyon? Nagkatinginan sina Alex at Jade na nagtataka. Tinanong siya ni Jade, Hoy, anong nangyayari? Bumulong si Alex, naguguluhan din ako. Sino ang tutulong nito? Mukhang mas close sila sa isa't isa. Tapos na tayo. Naghukay lang kami ng sarili naming libingan. Nalungkot si Charles nang makita niya ang paraan ng pagbubulungan ng 2 tao. Gusto niyang sampilan si Alex sa mismong lugar. Nagtanong si Gilbert, Commander Benmore, ano ang nangyari sa malaking tao na ito?
Itinuro ni Jade si Alex, tanungin mo ang iyong manugang. Napaawang ang bibig ni Gilbert. Aking manugang. Pinalaki niya si Alex mula ulo hanggang paa at dali-daling kinurot ang kanyang mga daliri, sinusubukang manghula. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mas maraming panghuhula ang ginawa niya, lalo itong umaambon. Ang kapalaran pala ng lalaking nauna sa kanya ay parang natakpan ng malawak na kalawakan ng puting ulap na ulap. Hindi niya mahulaan ang nakatagong makalangit na kapigatian sa lahat. Nagulat si Principal Henderson. Ang kanyang kakayahan sa paghula ay ang pinakamahusay sa mundo, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng isang hindi inaasahang kapalaran. Pambihira ang taong ito, kaya nagtanong siya, "Ikaw, sinong anak ko ang kilala mo?" Ipinakita ni Alex ang kanyang mga daliri. "Dalawa." Napabuntong hininga si Principal Henderson. "Good boy, ninakaw mo ba ang dalawa sa aking mga anak na babae?" Sabi ni Jade, "Let me say it. Gusto lang siyang pakasalan ni Luna at pumayag naman ang asawa mong si Metzli. Ang aking alagad ay isang higanti sa mga tao. Masasabi kong may magandang deal ka sa sarili mo." Kabanata 2036. Mabuhay Master. Nagkatinginan si Jade Benmore at ang iba pa. Ano ang nangyayari? Bakit lahat ng miyembro ng demonyong tribo na ito ay parang yumuyuko sa amin? Sino ang kanilang Panginoon? Hindi pwedeng ako yun, di ba? Sabi ni Principal Henderson na may nakakalokong tingin. Gayunpaman, alam na alam ni Alex na yumuyuko sa kanya ang tribo ng demonyo. Dahil sa sandaling ito, hindi mabilang na mga gintong ilaw ang lumipad sa kanyang gininto ang core at nahulog sa gintong lawa. Habang humahampas ang mga alon, ang lahat ng agos ng gintong liwanag ay naging banal na kapangyarihan. Hindi ito ang nais na kapangyarihan ng Budismo, ngunit ang banal na kapangyarihang direktang nagbalik loob mula sa pananampalataya. Sa isang maikling sandali, ang banal na kapangyarihang natupok ng paggamit ng Requiem Clock noong nakaraang pagkakataon ay ganap na napunan. Gayunpaman, hindi ito tumigil doon. Ang Principal Henderson ay nagbigay ng o, bilang tugon. Medyo nasiyahan siya sa hitsura ni Alex, ngunit idinagdag ni Jade, "Pero walang anumang kasalan dahil ang iyong anak na babae ay maaari lamang maging isang may bahay." Panipi-panipi, pinandilatan ng biyenan na si Henderson si Alex, na naglangalit sa galit. Sa sandaling ito, ang daang libong hukbo ng tribo ng demonyo ay biglang sumirit ng sabay-sabay, yumoko kay Alex at sumigaw, "All hail Master!" Agad na tumahimik ang mga tao. Ang gintong lawa sa kanyang gininto ang core ay patuloy na lumawak. Ang halaga ng banal na kapangyarihan sa kanya ay tumaas ng husto, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Ito ay isang pagtaas ng kabuoang 5 milyong puntos. Idinagdag pa ang mga dating taglay na puntos, mayroon na siyang halos 10 milyong puntos ng banal na kapangyarihan ngayon. Sa makatuwid, hindi ba posible para sa kanya na gamitin muli ang Persephone's Folly Bridge? Gayunpaman, ang higit na nagulat sa kanya ay natural na ang kasalukuyang saloobin ng tribo ng demonyo. Dahil sinasamba nila siya bilang kanilang Panginoon, kung gayon ang tribo ng demonyo ay hindi na dapat guluhin ang mga tao, tama ba? Boom! Boom! Dumating ang Vajra Demonic Ape na may malalaking hakbang. Iniunat nito ang mahabang braso at inilahad ang palad kay Alex. Gayunpaman, napakalaki rin ng mga palad nito. Hindi masabi ni Jade at ng iba pa kung sino ang eksaktong hinahanap nito. Ang matandang iyon, walang hiyang lalaki, si Principal Henderson, ang nanguna at lumukso sa palad ng Vajra Demonic Ape. Dagandong! Agad na ibinuka ng Vajra Demonic Ape ang bibig nito at umungal. Nagspray ito ng laway sa malaking bibig nito sa buong katawan ni Gilbert, na parabang naligo siya ng drool shower. Nalungkot si Gilbert nang makaalis siya sa palad ng Demonic Ape at nahihiyang sinabi, "Mukhang hindi ako sinasamba nito." "Baka sinasamba ako nito," sabi ni Xerxes Lawler. Malamig na ngumuso si Jade. "Mabaho kayong mga walang hiyang umutot. Ang sinasamba nila ay halatang, alagad ko." Nanlaki ang mga mata ni Gilbert. "Yung bata, ang kanyang cultivation base ay nasa core formation lamang. Anong karapatan niya?" "By virtue of his wife," sagot ni Jade. "Ano, ang kanyang asawa ang tunay na master ng Vajra Demonic Ape na ito." Napatingin si Gilbert kay Alex. "Pif, so isa ka lang lalaki na umaasa sa asawa niya." Bahagyang sumanggot si Jade. "Mukhang live-in in-law ka rin. Lahat ng anak mo ay may pangalan din ng pamilya ng kanilang ina."
Nagmamadaling sinabi ni Alex, Master, bakit mo sinabi din? I'm not a live-in son-in-law, family name ko pa rin ang mga anak ko. Tumanggaw si Jade. Oo, ganyan dapat ang tunay na lalaki. Nanlumo si Gilbert at sinipa si Xerxes. Kuya, bakit mo ako sinapak? Bakit hindi mo makontrol ang iyong babae? Napakamot ng ulo si Xerxes at sinabing, Ako, I'm a henpecked husband. Ngayon, kahit si Jade ay gustong tumawa. Sa wakas ay humakbang si Alex sa palad ng Vondre Demonic Ape. Binawi ni Baymax ang braso nito at ipinatong si Alex sa malalawak na balikat nito, na parang nahulog siya sa malabo na damo. Malaki at matangkad ang Baymax, at masyadong mahaba ang balahibo sa balikat nito. Malamang na hindi nito pinutol ang balahibo nito sa kanyang buhay. Pagtayo ni Alex sa mga balikat nito ay ulo lang niya ang nakalabas. Hindi niya makita ang kanyang mga paa. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa tribo ng demonyo na magbigay ng kanilang paggalang. Guro, Master, mabuhay Master, malakas na naghiyawan ang tribo ng demonyo sa malalagang boses. Kabanata 2037, kasabay nito, hindi lamang mayroong pagsubaybay sa mga high-definition na satellite sa kalangitan sa itaas ng Flying Eagles Academy, ngunit maraming drone din ang lumipad patungo sa. Malinaw na ipinadala ang tanawin ng 10,000 demonyo na yumuyuko sa lupa at sumasambol sa kanilang Panginoon sa mga mata ng Emperador ng Amerika. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao sa Supreme Conference Room of America ang dilat ang mata habang pinapanood nila ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Asterisk asterisk asterisk, bakit ninyo ako sinasamba bilang inyong Panginoon? Bahagyang hindi nagparaya si Alex sa mahabang balahibo ng Vondre Demonic Ape. Mula sa anggulong ito, ang mahabang balahibo ay madaling dumampi sa kanyang mga butas ng ilong, at hindi niya naiwasang bumahing. Kaya, tumalon siya sa tenga ni Baymax. Habang ang gobernador ng tribo ng demonyo, si Aesop, ang demonyong leopardo, ay magalang na nagsabi, Guro, kinilala ka ng hari bilang aming Panginoon, kaya ikaw ang aming Panginoon. Ang aming buhay ay hiniligtas ng hari. Ginagawa namin ang anumang iutos sa amin ng hari nang walang anumang pagtutol. Mula ngayon, ang 3,000,000 miyembro ng tribo ng demonyo sa lungsod ng Vondre ay sisigot sa iyo, Guro. Bulalas ni Alex, may 3,000,000 miyembro ng tribo ng demonyo. Marami sa inyo, sumagot si Aesop, sa totoo lang, maaaring mayroong. Higit pa riyan, hindi lang si Alex, maging si Jade at ang iba pa ay natahimik sa narinig. Napakaraming miyembro ng tribo ng demonyo. Kung sabay silang aatake sa Amerika, kalimutan ang tungkol sa Amerika, kahit ang buong mundo ay hindi sila mapipigilan. Kung gayon, kung hihilingin ko sa inyong lahat na umatras mula sa teritoryo ng mga tao, papayag ba kayo? Medyo kinakabahang tanong ni Alex. Siyempre, hindi ito magiging problema, sagot ni Aesop. Tumawa ng malakas si Alex at sinabing, Nako, ang galing. Tapos, umalis na tayo ngayon, paano? Napatayo lang si Aesop at sumigaw, Go on, leave the wasteland. Bumalik sa loob ng sinaunang force field. Whoosh! Talagang mabilis ang mga galaw ng tribo ng demonyo. Sa sandaling nagbigay ng utos si Aesop, lahat ng 100,000 miyembro ng tribo ay nagsimulang lumipat. Isang makapal na masa sa kanila ang umalis sa Flying Eagles Academy, patungo sa sinaunang force field. Asterisk asterisk asterisk, sa Supreme Conference Room ng Amerika. Emperor, ang tribo ng demonyo ay humatras. Ang galing, ang tribo ng demonyo ay talagang humatras. Naghiyawan ang mga tao. Sa nakalipas na buwan, sa wakas ay naibsan ang napakalaking pressure na pumipilit sa mga nakatataas sa Amerika. Sa wakas ay nakahinga na ang mga tao. Gayunpaman, napakabilis, may nagsabi, ngunit, hindi ba ninyo napagtanto ang isang problema? Bakit ang tribo ng demonyo na tumangging umalis bago ito ay umalis kaagad pagkatapos lumitaw si Jade Benmore at ang kanyang idiot na disipulo? Isa pa, talagang tinawag siyang Panginoon ng tribo ng demonyo. Bakit ganun? Hindi kaya nakipagsabuatan si Jade Benmore sa tribo ng demonyo para gawin ang gawaing ito. Ano ang kanyang layunin? Natatakot ako na ang kanyang pakay. Ay ang emperador. Nagbago ang ekspresyon ng emperor habang sinabi niya, huwag gumamit ng mga nakakatakot na salita upang takutin ang mga tao, o gumawa ng walang ingat na mga haka-haka. Kanina lang nandito ang dalawang prinsipal.
Isang lakad lang sa park kung gusto nila akong patayin. Bakit sila mag-abala na gawin iyon? Isang matandang lalaki ang nagsabi, Emperor, mas mabuting maging maingat. Bago ito, kung sa pilitang kinuha ni Jade Benmore ang trono ng Emperor, ito ay hindi lihay timo. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang kooperasyon ng tribo ng demonyo upang may sigawa ang palabas na ito, ito ay makatuwiran. Napatalo ng Emperor sa gulat. So, what you're saying is that, pupunta si Jade Benmore dito para hanapin ako after a while. Sabi ng isa pang tao, mas mainam na maging maingat. Emperor, bakit hindi mo subukang pigilan muna ang ganitong senaryo? Asterisk asterisk asterisk. Sa sandaling ito, si Jade at isang grupo ng mga miyembro ng Demon Tribe ay dumaan sa sinaunang force field at nakarating sa outpost. Nang makitang wasak na ang lugar, nalungkot si Jade. Sa pag-iisip tungkol sa napakaraming miyembro ng Flying Eagles na namatay sa kamay ng tribo ng demonyo, talagang hinaanggad niya na mapatay niya ang lahat ng tribo ng demonyo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Loika na hindi niya ito magagawa. Itong 100,000 miyembro ng demonyong tribo lamang ang nagpabawas sa mga Flying Eagles sa ganitong estado, ngunit mayroon pa ring 3 milyong demonyong miyembro sa loob nito. Kaya, paano naging posible na labanan silang lahat? Imposibleng patayin silang lahat, at magdadala pa sila ng sakuna sa sangkatauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi pa ni Isap kay Alex, Master, hindi namin alam ang tungkol sa napinsalang sinaunang force field bago ito. Ito ang gilid ng ating lungsod ng Vajra, at kakaunti lamang ang mga nayon dito. Ang mga demonyong hayop dito ay medyo mababa ang antas. Kamakailan lamang ay nakakuha ako ng impormasyon, at pagkatapos ay lumapit upang tingnan. Hindi ko inaasahan na nahuli ng mga tao ang aking asawa na kapanganakan pa lang ng isang bata at pinatay pa siya. Dahil doon, pinamunuan ko ang hukbo at pinilit ko ang pananakop sa galit. Ngunit, hindi bababa sa 10 demonyong lungsod sa lugar na ito. Kung mapapahangin sila na nasira ang force field dito, malamang na interesado sila sa wasteland. Nang marinig ito ng iilan sa kanila, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na si Jade. Hindi niya inaasahan na siya ay nakipaglaban ng husto para sa kampanya at nag-iwan ng hindi mabilang na mga sundalo, ngunit nalaman lamang na sila ay nakikipaglaban lamang sa ilang mga nayon ng tribo ng demonyo. Ito ay masyadong hindi patas. Kabanata 2038, napatingin si Alex kay Isap. Sa oras na ito, gusto niya talagang magtanong tungkol sa Peacock Heavenly King. Hindi siya interesado sa kayamanan ng Demon King, ngunit interesado siya sa Zavian Sword na hawak ni Emperor Zavian. Napakaganda kung mahahanap niya ang banal na kasangkapan ng sangkatauhan, ang Zavian Sword, sa pamamagitan ng kayamanan ng Demon King na hinahanap ni Isap. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang iniisip ng tribo ng demonyo sa kanilang isipan. Natatakot siya na mauwi lang ito sa panibagong pagbagsak kung sinabi niya ang kahilingang ito ng madalian ngayon. Kaya naman, napipigilan na lang niya ang ideya sa kanyang isipan. Sige, pagkatapos ay maaari na kayong bumalik muna. Sabi ni Alex, dahil ito ang wasteland sa panig ng tao at hindi ito nagdudulot ng anumang pakinabang sa inyo, huwag na kayong tumawid sa sinaunang puwersa ng puwersa sa hinaharap. Siyempre, kung ang tribo ng demonyo sa iyong panig ay may anumang mga pangangailangan, maaari mo ring dalhin ito. Will coexist peacefully, how does that sound? Tumanggaw si Isap, pakikinggan natin ang kaayusan ni Master. Gaya ng inaasahan, hindi binanggit ni Isap ang bagay tungkol sa Peacock Heavenly King. Asterisk asterisk asterisk. Sa sandaling umatras ang tribo ng demonyo, umalis din ang Vajra Demonic Ape, Baymax. Hindi pa nakakapagsalita si Baymax, kaya medyo mahirap ang komunikasyon. Gayunpaman, maaari itong makipag-usap sa tribo ng demonyo nang walang problema. Nakapagtataka kung paano gumagana ang Loika na iyon. Sa pamamagitan ni Isap, alam ni Alex na sinadya siyang hanapin ni Baymax pagkaraan ng ilang sandali. Ito ay tiyak na hindi isang problema. Hindi nagtagal, ang buong outpost ay naiwan na lamang si Alex, Jade, ang 20 guro, sina Gilbert at Xerxes, pati na rin ang maliit na puting pusa sa balikat ni Alex. Nagunat ito at panakanakang humikab, bago pumikit at natulog. Nilaybat ni Jade ang paligid ng outpost na minsan niyang binantayan ng kanyang buhay.
Nakaramdam na lang siya ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Ang mga gusali sa outpost ay matagal nang nawasak, at may mga nabubulok na bangkay ng mga miyembro ng Flying Eagles na nakipaglaban sa kamatayan noong isang buwan sa lupa. Ang buong lugar ay napuno ng amoy ng pagkabulok. Lumibot ang mga mata ni Jade sa buong lugar habang tumutulo ang mga luha sa magagandang mata niya. Jade, huwag kang malungkot. Ngayong ganito na ang mga bagay, maganda pa rin ang resulta. Hindi bababa sa hindi mo kailangang lumaban sa larangan ng digmaan araw-araw, at hindi mo kailangang panoorin ang iyong mga kasama na mamatay araw-araw. Makakapagpahinga ka na rin. Inaalaw siya ni Xerxes habang mahinang tinapik ang balikat ni Jade. Gayunpaman, inalis ni Jade ang kanyang kamay. Tumalikod siya at itinapon ang sarili kay Alex, niyakap ito ng mahigpit. Nagulat si Xerxes at tumingin kay Alex na may bahagyang masamang tingin habang sinasabi, Rockefeller brat, si Jade ang amo mo. Paano mo siya may akap ng ganito? Nasaan ang ugali mo? Habang lumalakas ang paninibugho, kinain ng selos si Xerxes. Malamig na sinabi ni Jade, ano ang kinalaman nito sa iyo? Gusto ko lang yakapin ang aking alagad. Gusto ko pang angkunin ang isang dahon sa aklat ni Shoryuujo sa pamamagitan ng pagpapakasal sa aking disipulo at pagsilang sa kanyang mga anak sa hinaharap. Natigilan si Alex sa kinatatayuan. Hindi magiliw na ngumiti si Gilbert. Biglang naramdaman ni Xerxes na parang niloloko siya. Siya sith sa galit ngunit walang magawa. Nagsalita siya sa mahina at mahinang tono, hindi ba sabi mo hindi ka makakapanganak? Sagot ni Jade, iyan ay dahil wala kang silbi. Kung alagad ko iyon, ayos lang. Hahaha, hindi na napigilan ni Gilbert at humagalpak ng tawa. Nararamdaman na ni Alex na malapit nang pumutok si Xerxes, ngunit ayaw niyang sisihin ang bagay na ito. Alam na alam ni Alex dati kung hawak pa rin ni Jade si Xerxes sa puso niya. Pinipilit lang siya ni Jade na guluhin ngayon. Noon lang, may pumasok sa sinaunang force field. Mabilis na kinuha ni Alex ang pagkakataon na itulak si Jade palayo at sinabing, Guro, may darating. Ang papasok na tao ay ang tactician, si Eleanor Curtis. Sumunod sa likod niya ang ilang eksperto na dating nasa Flying Eagles. Kabilang sa kanila ay Butcher, Bunty, Dancer, Nora Stewart at iba pa. Karaniwang nandoon ang lahat ng nakaligtas na miyembro sa ilalim ng pangkat ni Jade na nakilala ni Alex noon. Ate, sumugod si Nora at niyakap si Jade. Sumugod din si Bunty, ngunit hinailan niya si Alex sa isang yakap. Good boy, isa ka ng international celebrity. Mas sikat ka kaysa sa pinakamainit na celebrity sa mundo. Hindi mabilang na tao ang gustong makilala ka. Kabanata 2039. It's been a whole month, akala ko may nangyari na sa inyo. Ang sopistikadong boses ni Bunty ay umalangaw-ngaw sa tenga ni Alex habang niyayakap siya nito. Dalawang sulyap sa kanya si Butcher bago nag-iwas ng tingin. Marahil ay ayaw niyang makita ang kanyang asawa na ganoon na lamang kalapit sa ibang lalaki. Ngunit kung siya ay humakbang, pasulong at sabihin ang anumang bagay, siya ay makikita bilang isang maliit na tao. Forget it, nagkunwari lang siyang hindi niya nakita. Asterisk asterisk asterisk. Pagkatapos nito, nagsimulang linisin ng isang grupo ng mga tao ang outpost at hinukay ang bawat bangkay upang makilala sila. Ang lahat ng miyembro ng Flying Eagles na namatay sa labanan ay kailangang kilalanin at irehistro. Lahat sila ay mga bayani. Maya-maya, may dumating na ibang team. Sa pagkakataong ito, ito ay isang opisyal mula sa gobyerno. Lumapit ang isang opisyal at sinabi kina Alex at Jade, gusto ng Emperor na makilala kayong dalawa. Ang Emperador, ngumuso si Jade. Sabihin mo sa kanya na nagretiro na ako at bumalik sa buhay sibilyan. Hindi na ako ang commander ng Flying Eagles. Huwag mo na akong hanapin muli para sa anumang opisyal na usapin sa hinaharap. Simula bukas, mamumuhay na ako ng reclusive. Hayaan ang matanda na mag-ingat sa kanyang sarili. Bahagyang nagulat ang opisyal. Tapos, humarap siya kay Alex. Ginoo, Rockefeller, sinabi ng emperador na kailangan kitang ibalik upang makita siya. Nais ng emperor na maunawaan ang sitwasyon tungkol sa usapin sa Flying Eagles Academy dati. Umiling si Alex, kalimutan mo na, hindi rin ako sasama. Ang isang tulad ko ay malamang nabanta sa mata ng emperor. Mangyaring bumalik at sabihin sa Emperor na ang sinaunang force field ay pansamantalang ligtas, ngunit hindi pa ito malaya sa mga alalahanin.
ang mga hindi pangkaraniwang tao ay maaaring dumating sa mundo sa loob nito, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kanilang swerte. After a pause, he continued, "I've been busy for so many days, so I should leave. Hindi pa ako nakakagawa ng toast sa isang buwang pagdiriwang ng aking anak. Aalis muna ako." Pagkasabi noon, nasa 10 milya na siya nang makaalis siya. Nang muli siyang humakbang, nawala siya sa mga mata ng lahat. Nang makita ni Nora ang paraan ng pag-alis niya, namangha niyang sinabi, "Lalong nakakaintriga ang base ng pagtatanim ng batang ito. Malinaw na nasa core formation lang siya, kaya paano siya magkakaroon ng ganoong mataas na antas na paraan?" Humiling si Jade at sinabing, "Hindi siya sumusunod sa ordinaryong landas ng paglilinang. Kahit kalabanan mo siya, hindi mo rin siya matatalo. Hindi pwede. Ilang buwan na ang nakalipas, kaya ko pa siyang bugbugin gamit ang isang braso." Hindi pinansin ang excitement sa outpost, agad na nag-flash ng 2 beses si Alex. Pagkatapos, binuksan niya ang daanan sa Kala Temple at pumasok. Noong nakaraang buwan, naunawaan niya ang sikreto kung paano umalis ang kanyang ama sa sinaunang teleportation circle. Ngayon ay may ilang mga kinakailangang pagpapabuti na natitira. Naniniwala siya na wala pang 3 buwan, ganap niyang makokontrol ang misteryo ng space teleportation at hanapin ang mga track ng kanyang ama. Gayunpaman, isa na rin siyang ama ngayon. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang mga anak na dumaan sa mga araw na walang ama sa kanilang tabi, tulad ng kanyang sarili. Kaya kahit gusto niyang sumama ay sasamahan niya muna ang kanyang anak. Pagkatapos, kailangan niyang hintayin na maipanganak ni Dorothy ang quadruplet sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos niyang dumaan sa gate ng Kala Temple, nakita niya ang isang magandang babae, ito ay si Beatrice. "Bayaw, nakabalik ka na rin sa wakas." Lumapit sa kanya si Beatrice at yamakap sa kanya. "Nag-alala ako sa'yo, panipi." Bahagyang nakaramdam ng hiya si Alex. "Ah, nasaan ang kapatid mo?" "Aking kapatid na babae. I think she's going to give birth soon," sagot ni Beatrice. "Ano ang sinabi mo?" "Malapit na." Kabanata 2040. Medyo nahihilo si Alex. Napaaga si Daya dahil nanatili siya sa loob ng Time City sa loob ng mahabang panahon. Ang daloy ng oras doon ay iba kaysa sa labas ng mundo, ngunit gaano katagal buntis si Dorothy? Posible bang may katulad na lugar sa Kala Temple? Ang mga quadruplet sa loob ng sinapupunan ni Dorothy ay nasa kanilang 5 buwan lamang, batay sa kanyang mga kalkulasyon. "Beatrice, anong nangyari sa kapatid mo? 5 buwan na lang, bakit malapit na siyang manganak? Kahit na premature birth, hindi dapat ganoon kaga." Habang nagsasalita, hinaila ni Alex si Beatrice at tumakbo papasok. Sabi ni Beatrice, "Bro-in-law, medyo espesyal ang sitwasyon ng kapatid ko. Tumigil ka at makinig ka muna sa akin." "Ha?" Huminto si Alex. "Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon?" Sabi ni Beatrice, "Naghintay ako sa gate ng Kala Temple para lang sabihin sa iyo ang bagay na ito. This is what my sister asked me to tell you. Sabi niya baka daw lumabas ng maaga. Kailangan niyang gawin iyon kung sakali. Pati ang aura mo ay magpapabilis sa paglabas niya. Kaya, hiniling sa iyo ng kapatid ko na huwag muna siyang makita." Pagkatapos magsalita ni Beatrice, nag-isip siya sandali. Matapos kumpirmahin na wala siyang sinabing mali, tumango siya. "Yun lang, kuya. Ano ang kahulugan nito? Bakit hindi ko maintindihan? Sino siya? Nasa panganib ba ang kapatid ko?" Umiling si Alex sa sobrang solemn na ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. "Kapatid mo, siya. Kumusta na siya? Hindi ko rin alam. Nagkulong siya sa pinakaloob na pagoda ng Kala Temple, at walang makapasok. Nababaliw na ang nanay ko dito. Paanong may manggang anak ng ganito?" Sabi ni Beatrice habang tumutulo ang mga luha niya. "Bro-in-law, may tinatago ba sa atin si ate? May mga sinabi siya sa akin bago siya pumasok. Kakaiba, pero naramdaman kong nakipagkamay siya. Isang huling kamay. Sinabi rin niya sa akin na huwag sabihin kahit kanino, kundi ikaw lang." Paikot-ikot si Alex sa gate ng Kala Temple. Akala niya ay manggugulo ang tao sa reincarnation stone ni Dorothy, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Ang problema ay lumitaw lamang bago ipinanganak ang mga bata. Nang maisip niyang si Dorothy ay mag-isang nakaharap dito sa pagoda, napuno siya at namumula ang kanyang mga mata. Nang ipanganak ni Daya ang kanilang anak,
Nasa labas si Alex. Ngayon, nangganganak si Dorothy sa kanilang mga anak, nasa labas din siya. Nakakapanlumo lang. Napaupo siya sa lupa at napahawak sa kanyang ulo na may masakit na ekspresyon. Ano ang dapat nating gawin, kuya? Mag-isip ka. Lumuhad si Beatrice sa harap ng kanyang mga tuhod at niyugyog ng malakas si Alex. Walang paraan. Ano ang magagawa ko? Labis sa kanyang panghihinayang, sinabi ni Alex, ginawa iyon ng iyong kapatid na babae upang magkaroon ng matagumpay na panganganak bago siya magising. Hindi ba niya sinabi iyon? Kung pupunta ako, baka magdusa siya sa impluensya ko at mapapawi nito ang lahat ng pagsisikap niya. Pwede bang tumayo na lang ako dito at manood? Mapait na hinampas ni Alex ang kanyang kamao sa lupa. Gayunpaman, ang bawat bahagi ng Kala Temple ay hindi masira sa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihan ng mga batas. Sa halip, nanginginig ang kamay niya sa sobrang sakit. Napaluha siya. Ang pag-ibig sa pagitan nila ni Dorothy ay lumundag sa kanyang puso. Hindi niya alam kung magiging asawa pa rin niya ito kapag nakita niya ito sa susunod. Gayunpaman, alam niyang walang formation blueprint para baguhin ang daloy ng oras sa loob ng pagoda. Upang maipanganak ni Dorothy ang kanilang 5 buwang gulang na mga anak ng maayos at ligtas, mayroon lamang isang paraan. Iyon ay upang mapabilis ang paglaki ng mga bata sa sinapupunan. Nangangailangan ito na gamitin niya ang sarili niyang dugo para pakainin sila. At ngayon, kailangan niyang pakainin silang 4. Hindi alam ni Alex kung mabubuhay pa si Dorothy hanggang sa panahong iyon. Nang makitang umiiyak na rin si Alex ay lalo pang natarante si Beatrice. Bro-in-law, what the hell is going on? Maaari mo bang sabihin sa akin? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Huminga ng malalim si Alex at nagtanong, ano ang sinabi sa iyo ng kapatid mo? Sinimulan ni Beatrice, anyway, parang wala na siya pagkatapos nito. Hiniling niya sa akin na maging ina sa 4 niyang anak at sinabi rin. Papayagan niya akong pumasok. Nang sabihin niya ang huling bahagi ng kanyang mga salita, binigyan niya ng maingat na tingin si Alex. Mahinang umiling si Alex. Umupo. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. May bato sa loob ng cardiac acute point ng kapatid mo. Ano?